At first, tinry ko lang din po yung product. Tsaka nagandahan po ako sa produkto kasi nga it's organic siya. Walang chemicals na halo. Kahit sa mga bata pwede. So, naisipan ko din na pwede din kasi siya yung negosyo. Kasi ako as a single mom that time, kailangan ko talaga ng extra income para matususan yung pangangailangan sa pamilya ko. Nagpursige po ako na maging isang hiyang reseller. Kasi nung time na yun, kailangan ko talaga ng extra income kasi nga isa kong single mom. And then, dun ako kumukuha ng aking panggastos, lalo na sa anak ko. So, naisipan ko na i-focus ko na itodo ko na siya as business. Nang sa dumating yung time na nag-networking na siya, isa kasi ako sa first batch na nagsimula talaga sa hiyang na nag-direct selling pa. So, nung time na nag-networking na, nakita ko yung magandang sistema. Tsaka, mas lalong lumaki po yung income ko. So, kaya nag-focus na talaga ako sa business. At first, nahihirapan talaga akong mag-network sa hiyang. Lalo na nagsimula pa yung direct selling business na. Kasi, hindi pa kasi ganong kilala sa hiyang that time. So, it's a challenge for me also kung paano yung gagawin ko na ma-introduce ko talaga siya sa mga tao. So, yung ginawa ko is, pinapatry ko muna sa kanila yung product. Kasi, naniniwala ako sa quality ng product na kapag matry nila is, makukuha ko talaga sila. So, yun yung ginawa ko first. And then, hanggang sa dumating yung time na dumami na po yung mga members ko, naniniwala sa produkto. So, yun na, lumaki na po yung network. Nung unang pagsali ko po sa hiyang, first month, naalala ko po, naka-once ako rice talaga ako. Kasi hinato ko po siya, nagpapasok po ako ng mga madaming members. Kaya tuwang-tuwa po ako kasi yun yung parang reward ko sa sarili ko at saka sa pamilya ko. The good thing about being with Hiang is that ang dami ko pong na-discover na kala ko hindi ko magagawa sa sarili ko. Ang dami kong na-prove na kaya ko pala siyang gawin. So isa na po doon is yung pagtayo ko po ng branch sa Kidapawan. Which is, at first, nahirapan talaga ako kasi nung nagsimula ako, hindi ko alam kung paano. Wala akong sapat na malaking capital na i-invest. But yung bit-bit ko lang talaga is yung faith ko na yung tiwala ko na makaya ko siya na iput sa ganung sa lugar na yun. So, yun lang yung dala ko para makastart ako ng business sa iyo. Nung second month ko sa Kidapawan, hindi talaga naging madali. Kasi nga, bago pa ang hiyang sa Kidapawan, wala pa nakakilala. So, na-feel ko noon, parang nanghinaan ako ng loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, hindi kasi ako dapat magpadala sa emosyon kasi walang mangyayari. At saka may pamilya ako na umaasa po sa akin. So, yun, pilit ko nilaban po yung sitwasyon na yun. So, hanggang sa meron ako nakilala si Mama Refis Olves na naging stockist na po sa makilala ngayon. Siya po yung nagbigay sa akin ng unang grupo na humataw sa Kidapawan. So yun, at saka nang dahil sa kanya nakilala ko din si Justoni, si Ma'am Kim Alorcan na naging hub na din ng Takoro ngayon na super hataw din. And then pumasok na din si Sir Michelle Barambangan na isang agila ng Kidapawan. At saka si Ma'am Rona, siya po yung na-introduce sa akin na naging stockist, naging actually top stockist din yung hiyang tulunan. So, naging blessing po yun sa akin na yun po yung napatunay na yung hindi talaga dapat susuko kung anumang problema or sitwasyon na darating. Kasi maibibigay talaga ang Diyos, lalo na pag alam niya na yung aim mo lang talaga is makatulong sa tao, yung tamang layunin lang, saka focus lang. Sa buong Team Kidapawan, gusto ko sana magpasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na po yung mga top leaders. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, wala po din tayo ngayon kung saan tayo ngayon. So, papayo ko lang, sabayan nyo lang po tayo, sabay lang po tayo kay Hiyang. Ang ma-advise ko lang sa lahat ng Hiyangpreneur, lalong-lalo na yung mga bago pa lang, huwag tayong panghinaan ng loob kung ano man yung pagsubok na dumating. Kasi yung tagumpay kasi hindi natin yun makukuha agad-agad. Isang proseso kasi yun siya. So, kailangan lang tayong maging matatag sa sarili. Huwag lang tayong bibitaw kung ano man yung mga pagsubok na dumating. At for sure, makukuha po natin yung tagumpay.